So, unang tanong, Brother Nas, sa Luke chapter 16 verse 27, itong si Abraham dito, buhay pa or patay na? Okay. Maliwanag po na hindi ko pa ho ginamit yung talata pong yan. Yes or Kaya no? mamaya po ninyo itanong. Mr. Moderator. Ang tanong ko, Mr. Moderator, sa Luke chapter Moderator's 16, time. Moderator's time. kategory ka. Okay. Ano pong objection, Father Darwin? Categorical po yung question ko, no? Dito po ay patay na po si Abraham dito. Sabi niya kanina, bawal na manalangin sa patay. So sa Luke chapter 16 verse 37, sabi dito, Mr. sa Moderator, I mayaman think ay... ako po Yes, ang bro. dapat na mag-object, hindi ang nagtanong. Hang on. Kaso na siya na yung nauna ko nabigyan, di ko napansin yung una mo objection. Pasensya na. So, bibigyan din kita counter objection, bro. So, ano yung objection mo, Father Darwin? Sabi niya kanina sa kanyang negative side na yung mga patay ay hindi dapat dalanginin. I'm sorry, Mr. Kaibigang Gitgano. Ma-interrupt lang man po kita sandali. Ano ho? Mr. Moderator, Ano yan, bro? Paanong makakapag-object ang nagtatanong? Di ba dapat ang mag-o-object una ang tinatanong? Kasi Kung yung sorry, kanya sorry, bang sorry. tanong ay pasok? Okay, ganito, bro. Kasi kanina, nagkasabayan kayo ng salita, kaya hindi ko yun napansin. So Pero anyways, kahit nagkasabayan yan, Mr. Moderator, negative dapat ang mag-object. Yeah. Okay, sige, bro. Kung yan yung request mo, sige, bibigay ko yung request mo in para maramdaman mo fair. So, bigay ko sa yung request mo, bro. Sige, go ahead. Then, bibigyan ko si Father Darwin ng another objection niya counter para sa iyo. Sige, bro, go ahead. Ano yung objection mo, bro? Okay. Sa rules kasi natin, ang itatanong dapat yung nilatag lang. Hindi ho ba dapat ganun? Yun ho ang aking ino-object. Kaya, hindi po valid ang tanong. Next question. Okay, Father Darwin, meron ka pong counter-objection. I-qualify counter ko lang na yung tanong ko. Sabi mo kanina, bawal na manalangin sa patay. Totoo yun, hindi? Yes, bawal manalangin sa patay kasi ang dinadalanginan, ang Diyos. Yung patay, hindi dinadalanginan yung patay yun eh. At walang turo sa Biblia na yung patay, dapat next dalanginan question, ng bro. mga buhay na banal. Salamat. Next question. Sa Luke chapter 16 verse 27, sabi dito, basahin ko muna. Sabi dito, sa English bro, Luke chapter 16 verse 27, ito ang nakasulat. Then he said, sa mayaman, I prayed they, their forefather, refers to Abraham, ang tagal ng patay, that thou wouldest send him to my father's house. Ang tanong, sang-ayon ka ba dito? Can I object again, Mr. Moderator? Anong objection? Maliwanag po sa ating rules na kapag hindi pa ipinresent, hindi pa dapat itanong kahit madaling sagutin ang kanyang tanong. Okay, sige. Counter objection, ano Mr. counter Moderator. objection, Father Darwin? Ginagamit ko na yan kanina, ng talata. Okay. Since ayaw sagutin din ng kabilang panig, Father Darwin, actually wala po akong magagawa dyan. So we have to proceed into to another question. Since pwede mo po siyang dalhin sa rebuttal, kung sa tingin niyo po na mali yung sagot niya or hindi niya kaya sagutin, kung yung tingin niyo, dalhin niyo po sa rebuttal. So proceed po tayo to other question po para magtuloy-tuloy po tayo. Sunod na tanong, kapatid. Sabi mo mga anghel, ang Hebrew chapter 12 verse 23, totoo po ba yon? Hindi po ako ang nagsabi. Binasa ko po dito sa United States Conference of Catholic Bishop. Ang inyo pong iglesia ang nagsabi po nito. Binabasa ko lamang po. Malinaw na nakalagay dito, the assembly of the firstborn enrolled in heaven, this expression may refer... Next question. Sunod na tanong.
Nandito din ako, United States Conference of Catholic Bishop. Ang tanong ko, bakit pinutol mo? Hindi mo tinuloy? Hindi Basta. pinutol. Ah, yung binibigyan kong pansin, yung praise na merong asterisk. Oh, nakikita naman dyan, oh, may asterisk yan. The assembly of the firstborn enrolled in heaven, this expression may refer to the angels of heaven. Oh, Next question. heaven. Pwede patuloy mo na pagbasa ng buo? Dahil pinutol mo eh. Pwede patuloy mo pagbasa. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Time stop. Ano pong objection? Yes. Yung pag-uutos ay hindi po ina-allowed. Magtanong lamang po. Father Darwin, meron kang counter-objection? Ang tanong ko, hindi na ako mag-counter. Bakit pinutol okay, mo? Wait, Hindi wait, mo? Wait lang po, wait lang po. So, time check muna tayo before tayo Time magtanong. check. Time check, we still have 7 minutes and 46 seconds. Go ahead, Father Darwin. Sinabi ba dyan na it refers only to the saints, to the angels? Yes or no? No, pero yun ang ibinibigay ng United States Conference of Catholic Bishop. Kahit na ituloy po ninyo yan, ano? Kahit yan umabot doon sa love his children, ano ho, hindi pa rin nagpapatunay na yung mga namatay na katawan, ang mga namatay na tao na ang katawan na sa lupa, kinanonize ng Roman Catholic Church, naging santo ang kanilang kaluluwa sa Next langit o question. espiritu. Sunod na tanong, bakit pinutol mo, hindi mo tinuloy? Hindi po pinutol yan. Nag-emphasize lang po ako riyan. Yun pong 1223. Wala na pong karugtong yan. Ang karugtong yan, 1224 na. Oh, iba po yata tinitignan ho ninyo eh. Oh, Next doon question. Sa bandang baba, baba pa ninyo. Nandito sa aking kamay, sinusundan ka na, kita. The assembly of the first were enthroned in heaven. This expression may refer to the angels or to the heroes of the Old Testament and to the entire assembly of the New Covenant. Bakit hindi mo ito tinapos? No. Ang kinuha ko dyan, pag-e-emphasize. Kahit na isama natin yan, or to entire assembly of the New Testament Covenant, hindi nagpapatunay yan na yung mga namatay na katawan ng mga tao, yung kanilang espiritu dinala sa langit at ginawang santo ng Roman Catholic, hindi yan ang tinutukoy po riyan. Ano? This expression may refer to the angels and the heroes of the Old Testament or the assembly of the New Testament covenant. Wala Next yung question. Doktrina ninyo dito. Sunod na tanong, sabi mo mga anghel, sa Hebrews chapter 12 verse 23, sa pagkalahatang pulong at iglesia ng panganay na tatala sa langit, at sa Diyos ng hukom na lahat at sa mga espiritu ng mga taong ganap. Sang-ayon ka ba dito na tao ito, hindi ito mga anghel? Yes or no? Sang-ayon ako sa Hebreo 12:22, ang sagot ng inyong United States Conference Catholic Bishop, the assembly of the firstborn enrolled in heaven, this expression may refer to the angel of Hebrew 12:22. Sa makatwid, may problema ang inyong doktrina. Next question. Ito sinasight ko lamang. So, sang-ayon ka na tao ito, hindi ito mga anghel. Yes or no? Sabi, no. Sang-ayon, dito sa United States Conference of Catholic Bishop, ulit. Oh, this expression may refer to the angel of Hebrew 12:22. Kaya ang sagot ko, hindi sang-ayon ang United States Conference sa gusto po ninyong patunayan ngayong gabi. Next question. Next question. Kung i-address natin yan, it refers also to the angels. Kung sa panghuli, it refers also to the person who made perfect. So, Hebrew chapter 12 verse 23, sang-ayon ka ba na ang mga espiritu na tinutukoy dito, hindi lang mga anghel, kundi mga tao din na naging ganap? Yes or no? Hindi sumasang-ayon ang United States of Conference, a Catholic Bishop, sa gusto ninyong patunayan. Kasi yung expression na refer to the angels nakatutok sa Hebreo 12:22. At yun namang the heroes of Old Testament nakaturo sa Hebreo 11.
kaya hindi sumasang-ayon ito sa inyong doktrina. Siguro, kayo-kayo muna magdebate doon sa inyong iglesia. Alin ba Next talaga question. Ang inyong stand? Okay. So, sa Hebrew chapter 12 verse 23, sang-ayon ka sa Hebrew na tao ito. Sa hindi. Hebrew, ikaw ang tinanong ko. Ikaw, hindi yung conference, ikaw, sa iyo. Sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Hindi. Sumasang-ayon ang United States Conference of Catholic Objection, Bishops. Mr. Moderator. Hindi Okay, ho ako objection. magtatayo ngayon, kundi magigiba. Anong objection? Ang tanong ko ay hindi sa CBCP, sa United Conference of the Philippines, Bishop Conference of the Philippines. Ang tanong ko ay Hebrew chapter, yung opinion niya, hindi yung nasa CBCP. Sinagot niya yung unang tanong ko, pero yung itong tanong ko na Hebrew chapter, sabi niya mga anghel eh. So, sang-ayon ka sa sinabi sa CBCP, mga anghel yan. At hindi yan tao. Sang-ayon ka. Okay, meron kang counter objection? Yes. Or wait. Meron ka bang counter objection or gusto mong sagutin yung tanong ni Father May Danny? Counter po ako. May counter. Okay. Anong ang counter tanong objection niya, ba? Ang tanong po niya ay categorical question. Yes or no? Sinagot ko na ng categorical questions. Ano pa nirereklamo? Okay. So, Father Darwin, kung sinagot niya yung categorical ng yes or no, so wala tayong magagawa kung yun yung pinakasagot niya. Dalhin po natin yung mga errors or yung mga maling sagot sa tingin natin dun sa ating rebuttal para makapag-proceed po tayo. So, okay sunod na po ba? Sunod na tanong, kapatid. Na ay, wait lang po, Father. Wait lang po. Time check tayo. We still have 3 minutes and 23 seconds. 3 minutes. Meron pa 3 minutes. So, sinagot mo na ako sa CBCP. Dito sa Hebrew chapter 12 verse 23, sa inyong doktrina naman, sino ba itong mga espiritong na naging ganap? Mga banal ba ito o hindi? Yes or no? Hindi po ako magtatayo ngayon. Sa presentation ko, nilinaw ko yan, bilang negative, magigiba lamang ho ako. Kaya hindi nyo ako mapipiga na magtatayo ng aming pananampalataya sa pagkakataong ito. Bilang negative side, ang tungkulin ko lamang at mas pinili, gibain ang maling aral ng Roman Catholic Church. Kaya mula kanina, hindi pa napapatunayan Next na yung question. Mga taong namatay ay santo na. So itong mga espiritong ganap sa Hebrew chapter 12 verse 23, buhay pa ito para sa iyo? Yes, mga buhay po 'yan. Buhay, hindi 'yan yung mga taong namatay. Ano? Kasi yung ginamit po diyan, no, na termino sa Greek, tumutukoy po 'yan sa mga buhay. Oh, na hindi 'yan yung namatay na tao na kinanunay sa kanilang espiritu para maging santo sa langit. Oh, hindi ho, mga kapatid. Kaya yung pong talatang ito, hindi ko makampi sa Roman Catholic Church teaching. Next question. Dito sa New Living Translation, Protestant Translation po, and you have come the spirits of the redeemed in heaven. Ano po ba ang Tagalog ng redeemed in heaven? Siguro kayo ang mag-present yan mamaya. Ano? Kasi baka magbigay ko ng kahulugan, iba naman sa iniisip nyo. Okay? So next question. And you have come the spirits of the redeemed in heaven who have now been made perfect. Sang-ayon ka ba nito? Pwedeng yes, pwedeng no. Kasi yung spirit who are redeemed in heaven ay wala po sa Greek manuscript. Yan ay implied lamang ng mga translators ng Biblia. Patunayan nyo siguro yung spirit who are redeemed in heaven. Siguro patunayan nyo na yan ay nasa teksto ng Hebreo 12:23 ng Greek New Testament. So, ini-implied mo ba na mali ito? Ikaw ang tama? Yes or no? No, may pagkukulang ang pagkakasali niyan. Kasi implied lamang po yan. Hindi yan mababasa sa Greek New Testament. May pagkukulang yung ginamit po ninyong version. Next question. Patunayan ninyo na meron nyo sa Greek. Sunod na question. Dahil
negative ka, mababasa ma mo ba na ang mga spirit na ito ay hindi galing sa langit? Meron ka bang talata dyan na hindi ito from redeemed in heaven? Meron ka bang isang version dyan? Yes or no? Meron, yan ang mismong talatang ginamit ninyo. Oh, yung sinasabi ninyo, yung ginagamit ninyo na talata, nakalagay time dyan, time 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 na, sayang. Ayun. Time. Yan, medyo.